po. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa inyong lahat. Binabati ko po ang lahat ng happy 23 anniversary po sa inyong lahat. Ayawin po, makipagbukas po tayo sa Marcos 12:41 hanggang 44. Kung sino po yung mayroon mga Biblia, sabayan niyo po ako. Upo po si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmasda ng mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman naghulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 20 pusing na katumbas ng 1 pira. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, "Sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit sa kanilang lahat, sapagkat ang iba ay nagkaloob ng bahagi lamang ng hindi na nila kailangan, ngunit ibinigay ng balong ito na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay." Iwin po ang Diyos po ang magpala sa kanyang salita. At sa Marcos 12 po, 41-44, kung titingnan po natin, dalawang karakter po ang tao dito. Iwin po ba? Hello? Isa pong mayaman, ngunit nagbigay lamang ng hindi na niya kinakailangan. Iwin po ba yung mga tira-tira niya lang? Hello? Pero yung isa naman, bagamat siya'y balo at dukhang-dukha, ihinulog pa rin niya ang kanyang 20 pusing na ang katumbas nito ay 1 salapi. Nasa panahon natin ngayon ay anong 1 salapi? Piso lamang, pero buo niyang ikinabubuhay yon. Iwin po ba? Hello? Parang wala pong kumikibo. At dito po, sa ating binasa, sa 41 po, ay ipinapakita po dito ng ating Panginoong Hesus na dapat po ang mayayaman ay nagbibigay ng kanilang pong buong ikabubuhay, hindi lamang po yung mga tira. Iwin po ba? Nadidipto po ba yung mayayaman? Hello? Dapat po tumatas kayo ng kamay kasi mayayaman po ang mga taga-kingdom. Iwin po ba? Amen! At nakita, pag nagbibigay ko pala sa Diyos, nakatingin siya. Amen po ba? Katulad ngayon, pag nagbigay kayo, hindi akong nakatingin. Hindi yung mga usher, kung hindi ang Lord na nasa taas. Amen po ba? At dito naman po, sa babaeng balo, kung makikita nyo ang kanyang karakter, ay ang tindi po ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi isipin nyo po, 20 pusing, katumbas ng piso. Pero hindi po siya natakot, ibinigay niya yan. Kasi alam niya na pag ibinigay niya yan, hindi siya mawawalan. Bagkos dadagdagan pa yan ng Diyos. Ang sabi nga dito sa Marcos 4:25, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Amen? Ano po ang tinutukoy dito ng Diyos? Kaunti na lang nandyan sa'yo na wala ka pa pagtitiwala sa Diyos. Kaya papaano, bibigyan ka ng Diyos ng mas malaki. Kung dyan sa maliit, eh, hindi tayo pinagkatiwalaan. Amen po ba? Amen po ba? Nakarelate po ba kayo sa mensahe ng Diyos? Hello? Iyan po, kung nandito po sa lugar na ito ngayon, ang mayaman at ang mahirap, hindi ka po bibigoy ng Diyos. Ang mayaman naman, pinapabigay sa iyo ng Diyos ang buong buo. Kasi sayang kung mapunta kay Pablo. Sino si Pablo? Si Bagyo. Sayang naman po, pag hinangin yan, pag natapunan yan, so wala ka po aanihin sa Lord. Pero pag nagbigay ka ng iyong buong ikabubuhay, hallelujah, naniniwala po ang taga-kingdom of Jesus Fellowship na babalik po sa iyo yan ng higit pa at sobra-sobra. Ibig po ba? Hello? Mabuti pa yung bata umi-email. Pero tayo mga matatanda sabi, aray! Ibig po ba? At alam nyo po, malamit
ang January. Ang mga miyembro po ng Kingdom of Jesus Fellowship, ito po ay aming taong-taong ginagawa na kami po ay nagbibigay ng unang bunga ng unang taon ng aming mga kinikita. Buo po, katulad po ng babaeng balo, buo. Kahit yung kanya 20 hinulog niya rin po sa Panginoon. Ganon din po, sa darating po na January, kinahamon ko po ang bawat isa at nananawagan po ang Diyos na ibigay po natin ng buong po ang ating mga first fruits. Amen? At meron lang po sa inyo kaunting sasabihin, huwag kayo dyan mainip, ihanda niyo ang inyong mga bulsa. At yung ngayon lang nakarinig, pag ako nag-exhortation, ganito talaga ako. Gusto ko laging may buhay. Mahirap po yung nag-ano-anuhan tayo dito. Amen po ba? Hindi po natin maluloko ang Lord. Amen po. Ako po mayroon sa inyo i-testimony na naging karanasan ko sa buhay sa Lord. Yung aking asawa, mahabang walang trabaho. Amen po ba? Hindi po titigil ang Lord. Pag yan talagang calling natin, hindi po titigil ang Lord na laging nangungusap sa ating mga buhay sa pamamagitan po ng pagbabasa ng Biblia. Amen po ba? At habang po yung aking asawa nakahiga, nagpupulay-pulay po ako ng salita ng Diyos. At ang sabi niya sa akin, wala naman sa Biblia ang first fruits, ha? Sabi niya. At alam niyo po, nagbabasa ako, dinala ako ng Panginoon sa Deuteronomio 26:1-2. Sabi ko, Papa, paano walang ito ang linaw-linaw? May tuntunin sa unang bunga at bukod din ang ating mga ikabo. Amen po ba? Hello? Ang mga unang bunga po kasi ng ating ibinibigay sa gawain ng Diyos, yan po ay ginagamit para lumaganap po ang salita ng Diyos. Amen po ba? At nang nag-alis ang asawa ko, ang sabi niya sa akin, Mama, alam ko naman yung ugali mo eh. Ibibigay mo ng todo. Sabi ko, eh kasi pag pinagbibigyan tayo ni Lord eh, hindi naman hati-hati. Amen po ba? Talagang buo. Kaya sabi niya sa akin, tumawag, Mama, pag nakasahod ka, pwede ba hatiin mo? Sabi ko, bakit ko hahatiin? Nung binigyan ka ng Panginoon ng trabaho, hindi niya hinati, binuo niya. Kaya bubuuhin ko rin. Ibig po ba? Kaya kahit anong mangyari sa atin mga buhay, ano po dito ang tinutukoy ng Panginoon? Ang sabi nga niya dito sa Deuteronomio 26:1-2, pag nakarating na kayo sa lupain na ibinibigay sa inyo ng Diyos, di ba? Ibigay niyo ang unang bunga. Amen po? Ano po ang tinutukoy dito ng Diyos? Tinuturuan tayo para tindihan pa yung ating pananampalataya. Sa darating po na January, amen? Huwag po natin hati-hatiin ang ating mga first fruits. Amen po ba? Para po, pag ang Diyos nagbigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala, hindi rin po hati at hindi one-fourth. Amen po? At alam naman natin na sa ating pagsunod sa Diyos, hindi pwede ang walang laban ng buhay. Kasi kung walang laban tayo sa mga buhay, para lang po tayo mga paisi-isi magbigay. Katulad po ng mayaman. Na oh, wala akong problema, mayaman ako. Ito lang ang ibibigay ko. Hindi po. Tagangingdam, hinahamong po tayo ng Diyos. Ibigay po natin ang buong buo. Eh ano kung wala tayong kainin, pero ang Lord po hindi nagpapabaya. Amen po ba? Sige po, ang bawat isa, ihanda na po yung inyong mga kamay. Hello, pakitaas. Lahat po, huwag po kayo mag-alinlangan. Yung hindi nagtaas, walang blessing yan. Eh, taas na kayo. Mahihinang pananampalataya ng mga ito. Ah. Taas na yan. Sa bulsa, sa wallet, yan, maglaglag na tayong lahat. Amen po ba? Pero, ibigay niyo po yung pinaka-the best
yung galing sa inyong puso dahil ang Diyos po ang magbabalik sa inyong lahat. Hindi po ako, ginagamit lamang po ako ng Diyos. Amen po? Sige po, lahat po ay magbigay. Lahat, bata, matanda, may ngipin o wala, hindi po tayo exempted sa harapan ng Diyos. Dahil pag ang Diyos po ang nagbigay, wala rin po exempted. Kahit bata, binibigyan ng blessing. Amen po. Sige po, tumayo ng bawat isa. Amen. At habang tayo po ay nagbibigay sa ating Panginoon at sa gawain ng ating Panginoon, tayong lahat po ay makakasaksi ng isang magandang panoorin. Kaya naman ang lahat ng aking mga kapatid na narito, habang tayo po ay naglalaglag dyan sa ating mga offering bucket sa gitna, muli tayong bumalik dun sa ating mga upuan para tayo po ay makapanood. Amen? Tawagin po natin ang ating mga kapatid mula po sa Kingdom of Jesus Fellowship Youth Ministry. Palakpakan